third step natin ng pagpa-priming. Ito na tayo sa pangalawang galaw natin sa pagpa-priming sa mga brood cock at inahin. Good morning mga boss. Ang gagawin ko ngayong araw na to, magpa-priming tayo. Pa-priming tayo ng mga gagamitin natin sa breeding. Kailangan na natin magpasisiyo para sa national. Sa third step natin ng pagpa-priming, nandito na tayo sa third step ng pagpa-priming mga boss. Nung first step natin, ginawa natin, nagturok tayo. Ngayon, nandito na tayo sa third step mga boss. Iniiwasan ko na magturukan sila para hindi na sila ma-stress. Malapit na kasi sila isa lang. Kaya ngayon, yung vitamins sila na dapat na painumin sa kanila, hinahalo ko na lang sa tubig, mga oral. Naghahalo na lang ako ng vitamins sa painumin na nila mga boss. Ganito na lang po ginagawa ko. Itong vitamins na to mga boss, performance enhancer to. Bali, nandito na po lahat ng mga vitamins. Kung tatanungin nyo po ako, PM nyo po ako. Kung gusto nyo pong malaman kung ano yung pinapainom ko sa mga inahin ko, kaya malakas sila mag-itlog. May kakibat din to na egg booster. Boss, tandaan nyo to ha. Sa third step ng pagpa-priming nyo, kailangan yung mga inahin na pinapriming nyo, kailangan nakikita nyo nang umiitlog na. Dapat lahat sila umiitlog na. Tapos lahat sila nagpapaupo na. Para pag sinalangan ng brood cock, hindi rape ang datingan. Kasi kapag sinalangan mo ng brood cock yan ng hindi pa nagpapaupo, ang mangyayari nyan, maghahabulan na maghahabulan yan. Doon pumapasok yung stress ng inahin. Kaya ayun ang hindi sila nagbibigay ng magandang fertility rate. Kailangan pag sinalang mo yung brood cock, kailangan nagpapaupo na yung inahin. Para po hindi rape yung datingan. Ayan po ay base lang sa aking kaalaman. Sa tagal kong nagbibreeding, mga boss, ito yung sign na nagpapaupo na sila. Na gusto na nila na magpakasta. Hihipuin mo pa lang, nagpapakasta na sila. Ayan o mga boss, oh. Bumubuka yung pakpak. Ayan o. Oh. Diba? Ayan, nagpapaupo na sila, diba? Ito, tingnan nyo mga boss ha. Nagpapaupo na yan, oo. Oh, diba? Kukuhain mo pa lang sila, nagpapaupo na sila. Ibig sabihin nun, gustong-gusto na nila magpakas pa. Mga boss, nalipit tayo sa range ko. Nagpapabundle tayo ng Bakbakan Early Bird. 200 cockerels ngayon yung babundle ko ngayon sa Bakbakan Early Bird. Nandito ngayon yung team ng Pigba at saka mga empleyado ng BBC na si Boss Manny. At sila representative ng Bakbakan Early Bird ng Pigba. Mamaya tatanungin ko sa kanila kung paano ba makasali sa Bakbakan Early Bird kasi mas lalo nilang pinalaki yung premyo. Ako sa inyo mga boss, mangarap kayo na makasali din sa mga ganitong event. Mura lang naman ang pot money, 7-7, kayang-kaya ng bulsa. Tapos, ang premyo niya ay 25 million. Sana pagdating ng araw, lalong-lalo na sa mga OFW, pangarapin niya rin makasali dito sa mga ganitong event. Mamaya, hihingi tayo ng impirmasyon kay Boss Manny kung ano ba yung mga kailangan para makasali dito sa Early Bird ng Bakbakan. Red, white, P. Right nose. Right in only. Red, white, P. Boss Manny, dapat born sila ng October and November born. Tama. Diba boss? Tama. Boss Manny. Ang premyo po dito is 25 million mga boss. Wala pong membership, di ba Boss Manny? Wala, basta meron ka lang. Ilan ba yung minimum na kailangan bandingan Boss Manny? Pag ay, mga hindi. Beginners pa lang, mga yung Boss Manny. Ganito, yung kung gusto talaga nila magpawing ba ng Pig Barley Bird, magmi-membro. Okay. Magmi-membro sila okay. Tulad sa BBC. Okay. Magmi-member sila doon. Sa mga local association nyo, mga boss. Para may sama kayo sa ruta ng team. Okay. Tulad ni Rap Rap. Mm. Sa mga gusto namang lumaban sa Early Bird na ano, kung makakuha sila o makaka-avail sila ng mga stag sa banded nung
Pig Barley Bird, pwede lang silang sumali. Yes. Wala nang member. Member o non-member yon pwedeng sumali. Ganun lang po kabilis kung paano sumali sa ganitong asosyasyon. Lagi nyo tandaan, wala pong bayad. Akala po kasi ng iba may bayad. Wala po. Wala, wala pong... Pot money lang. Pagsasali. Ang pot money po dito ay 7-7. Ang premyo po ay 25 million. Di ba? Sarap. Nine stag po ito. Na gaganapin ng July and August. Bali, ayun na, mga nagpapasalamat kayo kay Boss Manny saka sa team. Maraming salamat po. Mga boss, papakita ko naman sa inyo kung anong klaseng brooder ang merong kalantas. Ito lang po ang brooder ko, napakasimple lang po. Plastic lang po at kawayan. Ang sukat po ng brooder ko, 18 yung haba, 12 yung lapad. Ang flooring po ng brooder ko is, nilalagyan ko po sila ng rhinoleum. Pagkalagay ko po ng rhinoleum, nilalagyan ko po ng ipa. Bakit po merong rhinoleum? Kasi po, yung rhinoleum, naniniwala po ako, yung rhinoleum ay nakakapagpigil ng moisture. Kasi po, yung moisture ay malakas makapatay ng sisiw natin. Yung bubong ko po, mga boss, is nilalagyan ko ng dry net. Pagkalatag ko ng dry net, nilalatagan ko po sila ng plastic. Ito po, dry net po to. Tapos, yung ibabaw po niyan is plastic. Tapos, ito rin po, nilalagyan ko ng dry net at saka plastic. Para po, yung mga sisiw, pag nagbungguan, hindi po mabutas yung plastic. Tapos, yung ilaw ko po dito ay 50 watts. Meron po tayong apat na ilaw. Ginawa ko lang po ito ay nabili ko po sa palengke. Binutasan ko po at binili ko sa hardware. Tapos bumili po ako ng pambake sa palengke. Ang kasya po dito sa brooder ko is 500 na sisiw. Pinapastol po sila sa umaga, pinapapasok po sila sa hapon. Hanggang 3 months po yan. Ang singawan, meron po tayong singawan dito mga boss. Inaangat yan ng mga tao ko tuwing mainit. Kasi po, dito po ay sa loob dito ay napakainit mga boss. Alam naman po natin na ang kailangan ng sisiw ay init. Doon po sila nabubuhay sa tamang init. Huwag naman po sobrang init. Sa umaga po, pinapatay ko po yung ilaw. Sa gabi ko lang po sila binubuksan. Bali, papakita ko po sa inyo. Alam ko, marami nagtataka sa inyo, paano ko ba pinapapasok sa hapon yung mga sisiw ko? Papakita ko po sa inyo kung paano ko sila pinapapasok, mga boss. Napakadali lang po ng ginagawa namin para makapasok po yung mga sisiw. Tara, samahin niyo po ako. Basta tandaan niyo po, mga boss, kailangan yung tao niyo po dito is masipag, hindi po patanga-tanga. Pangit po yung tao niyo dito sa ranch is patanga-tanga, mamamatayan kayo ng sisiw. Kailangan po masipag. May common sense. Bago namin papasukin yung mga sisiw, hinaharangan muna namin ng lambat yan para hindi na po lalabas dito yung sisiw, para pag binugaw po sila, dire-diretso na po sila sa loob. Siyempre, bago sila papasukin sa loob, kailangan nandun yung mga tubig nila at saka pagkain. Pasok na! May uming ice cream si Papa! Tignan nyo po yung mga sisiw ko kung ano yung sitwasyon nila sa loob. Huwag ka dyan! Hindi naman ikaw titignan eh. Yung mga sisiw eh. Bali, dalawa lang ang bubuksan ko kasi malalaki na sila. Kita nyo yung buli ko mga boss oh. Pula na agad yung mukha. Tapos kompleto yung balahibo niya. Walang tukaan na nangyayari mga boss. Sinisilip ko lagi yan kapag papanik ako dito sa range. Ay, kasi ayokong mahawa sa tao ko na malungkot na, hindi pa masaya. Buti itong sisiw ko masaya. Oh, pati ito mga boss. Oh. Pula na agad yung palong. Ibig sabihin, kaya pula, sign of healthy. 2 months pa lang sila, meron ng agad na tumitilaok sa kanila. Ibig sabihin nun, kung may tumitilaok na sa kanila, na 2 months pa lang, kung hindi ako sa nagkakamali, healthy sila. Kapag ganito, hindi po healthy ha. Tandaan nyo po. Kasi po, hindi po tumitilaok to. Not healthy. Lagi gusto niya, nasa tabi ko. No?
Boss, pagkatapos natin sila papasukin, kailangan pawalis nyo na agad yung mga ginagalaan nila. Kailangan yung range nyo lagi po malinis. Kailangan po wala pong dahilan para magkasakit po yung mga sisiu nyo, mga boss. Ang susi lang naman po sa paano kung makabuhay ng mga sisiu, mga boss, kalinisan eh. Kalinisan lang po talaga. Pag pinagwalis nyo yung tao nyo, kailangan sagarin ha. Kailangan po walang matira po dyan mga tira-tirang patuka. Kasi po, pag may tira-tirang patuka dyan, inamag po at natuka po ng mga manok na mga sisiu natin, doon po magkakaumpisa yung sakit. Ngayon mga boss, pagtapos po magwalis, pa-disinfect nyo agad yung ginagalaan ng sisiu araw-araw. Kailangan po ha, huwag nyo po bigyan ng dahilan para magkaroon ng sakit ang inyong inaalaga ang sisiu sa range. Mga boss, ito pa, isa pa sa isang tip, kailangan meron kayong isang taong natutulog dito sa range para bantay ng inyong sisiu. Kung ano't ano pa man ang mangyari, merong malapit na tao na titingin. Kaya ako, nagpagawa ko dito ng kubo para dito po sila natutulog. Para kung ano man ang mangyari, nag-brown out man yan, may taong titingin po talaga sa kanila. Ito po yung tulugan ng tao ko dito. Tapos, ito lang po yung brooder ko, mga boss. Basta tama po yung ginagawa nyo mga boss, na tama rin po yung mga inuutos nyo sa mga tao nyo. Wala pong dahilan para magkaroon kayo ng problema sa farm. Mga boss, tapos na naman po ang isang episode natin. Sana po nakatulong po ako sa inyo sa pagbibigay ng tips. Huwag po kayo mag-alala. Tuloy-tuloy ko lang po gagawin ito para makatulong po ako sa inyo. Especially po sa mga OFW na mga nalulungkot po dyan na pag-uwi. Pag-uwi po sila, bukas ang laptop, manonood ng YouTube. Lagi po ako nagpapasalamat sa inyo. Sana po, huwag po kayo magsasawang manood po sa YouTube channel ng Kalantas. I-share nyo po itong video na to para marami pa pong makaalam at matuto sa mga baguhan. At huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.